So what's going on mga kalods? So nandito na naman tayo sa another video. So sa video na ito guys ay tuturuan ko kayo kung paano maging isang basic tank or paano nga ba maging isang magaling na tank. So siguro naman gusto niyo namang tawagin kayong isang magaling na player or magaling na tank. Kaya sa video na ito guys ay papakita ko sa inyo kung paano ako mag-tank kahit na hindi naman ako galingan pero alam ko kung paano maging isang basic tank. So tara guys! Samahan niyo ako at ikikwento ko sa inyo kung paano nga ba maging isang magaling na tank or maging isang basic tanker sa team. So, let's go! Rubbing on her thighs, she stay wet for her. Shawty so kawaii and would die for her. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this, since got music, now she in my. So hindi naman lingid sa ating kalaman guys na yung mga tank users is sila yung mga taong marunong mag-adjust. And also kapag isang tank user ka ay talagang marunong ka talagang kumalaw. Tulad ng MM, Mage, Fighter. So all-arounder ka guys no. So minsan nakakaligtaan natin guys no yung mga tank users. Kung saan nakala natin tank ka, mahina ka, ganun. Kasi hindi ka nagki-carry ng game, which is wrong. Yung tank mismo yung nagki-carry ng game, guys. Bakit? Kasi kapag walang tank, guys, mahirapan kayo maglaro kasi wala kayong setter, no? Tandaan niyo 'yan. Also, kailangan dapat yung tank natin is sasama talaga siya sa MM. Kapag nagfa-farm kasi, kapag nagfa-farm yung MM, tapos may kasamang tank, ay talagang mapilis yan mag-farm, guys. So, yung mga problema natin guys, minsan kapag nagfa-farm yung MM is yung ibang tank, pinababayaan nila yung MM na mag-farm, which is very wrong kasi kapag pinabayaan nyo yung MM nyo mag-farm guys, may chances na pwede siyang mag-gak ng kalaban. So, mga tulad nyan, kapag nakita ng kalaban na meron siyang kasamang tank, dalawang isip nang pumasok yan guys kasi alam nila na meron siyang taga-protekta. So yung pagiging tank guys is so basic. Sobrang dali guys. Kailangan ano ka lang, makulit. Kasi kung hindi ka magiging makulit is syempre mga kalaban mo, syempre papasok yan. Kailangan kulitin mo ng kulitin yan. Yung tipong makakalahati yung buhay nila. Ganon. So, hindi naman lahat ng tank guys is damage. So, only pili lang guys yung mga damage users na tank. Kasi yung tulad ni Uranus, o sa ang ginagamit ko, kapag nagsosolo kay ako, minsan Uranus yung gamit ko kasi masyado siyang matikas guys. No? Tapos sa regeneration niya, tapos sa item choices, kailangan tama rin. Also, kapag sinasabi mong tank is dapat kailangan yung predictions mo. Kung saan nagtatago yung kalaban, kung parang hindi mag-gank yung MM mo, yung mage. Yun. Tapos yung mga towers, kailangan bantay sarado mo yan guys. Especially kung Uranus ka kasi yung specialty talaga niyan is offlane. Pero, specialty din itong si Uranus kasi makulit talaga siya guys bilang isang tank at hindi mo siya madaling mamatay. So ganun 'yun. So nakikita niyo sa kahit na tignan niyo yung buong video guys. Sinasamahan ko talaga yung MM namin. Hindi ko nga kilala yung MM guys, pero sinasamahan ko siya kasi role ko 'yun as a tank. At yung isa pa palang primary goal ni tank is just to get the aggro of the enemies guys, no? So, aggro means na kailangan mong kunin yung mga basic attacks nila, yung mga skills, lahat. Kailangan dapat ubusin mo yon para pagka nag-clash na yung kasama mo, ay hindi na sila maapektuhan ng mga skills nila. Like that. So, kailangan dapat i-sacrifice mo yung sarili mo, gawin mo meat shield kung kinakailangan. Para lang at least magamit sa'yo lahat ng SS ng kalaban. Di ba? Parang ganun ba? Kapag sila na yung tumira,
wala na sila paproblemahin kasi nasa sayo na lahat ng damage. Ganun kapag naging tank ka, guys. So, sobrang dali lang naman talaga mag-tank, guys, no? Kailangan na talaga ng rotation. Kailangan alam mo yung rotation ng MM. Kailangan alam mo rin yung rotation ng mage tsaka fighter. So, that means, kapag nag-tank ka, naging isang epektibong tank ka lang, guys, kung alam mo kung paano maglibot lahat ng mga classes ng hero sa ML. Ganun yun. So, kung hindi ka marunong mag-tank, dalawa lang yan, guys. That means na hindi ka marunong mag-MM, hindi ka marunong mag-fighter, or hindi ka marunong mag-mage. So, kailangan, bago ka mag-tank, guys, kailangan dapat marunong ka lang mag-MM. Kung ano yung rotation ng MM, dapat alam mo yun. Kung ano yung rotation ng fighter, kailangan alam mo rin yun. Kung ano yung rotation ng mage, kailangan alam mo na rin. Kasi, yung isang effective mong tank, guys, is sila yung mga tacticians kung saan isang magandang set lang yung ibibigay mo, lahat ng makasama mo susunod din sa'yo. Pagkasabakbakan, hindi atras yan. Kapag nandyan ka. So, ganun yun. Kapag matapang ang tank, matapang din yung makasama. Ganun yun. Also, yung mga items, guys, ng tank is nakabase din sa minsan sa kalaban. Kasi minsan yung iba, minsan nakabase sa perspective nila, no? So, pero kung ako, pagbabasihan, kapag Uranus ako talaga, hindi ako masyadong kumukuha ng physical armor, ganun. Yung kinukuha ko lang sa Uranus is yung parang Vengeance. Nakalimutan ko yung yung tapos isang Nullipop. Yung tawag nila eh. Halimutan ko yung pangalan eh. Tapos, yun nga guys, kapag nagtank ka, ay medyo makulit ka. Kasi kapag hindi ka makulit as a tank, ay talagang papasok talaga yung kalaban nyo kasi parang takot ka eh. Parang bagbuntot mo eh. Ganun, kailangan kapag tank ka, matapang ka din. Kailangan tank ka eh. Kasi kailangan mauna ka lahat sa laban. Ang ganun. So, ganun lang yun, guys. Predictions, map awareness, yan ang pagiging ganun maging isang epektibong tank. So, kapag nakita mo yung kasama mo at yung kalaban papalapit na, yan. Diyan mo pasukin kahit na may tore. Huwag ka matakot kasi nandyan lang naman yung kasama mo sa likod mo. Sobrang dali lang, guys, ng rank kapag nagtutulungan eh. Yung tawag nilang teamwork, guys. Ganun lang yun. Tapos, importante pala, guys, is yung mag-adjust ka sa solo quay. For example, naglalaro ka ng solo, kailangan adjust ka. Kasi minsan, meron talagang tao na auto-lock talaga siya. Minsan, layla pa yung dala. Yun nga. Minsan, patay ka lagi. Ganun. At saka kapag nagtank ka, guys, kailangan mahaba-haba rin pasensya mo. Kasi alam naman natin, guys, na minsan kapag nagtank ka, hindi naman talaga yan yung main na ginagamit mo kasi nag-adjust ka lang kasi may nag-auto-lock MM. Auto-lock ka niyan. Kasi more or less talaga MM talaga, guys, eh. Auto-lock MM o auto-lock mage, walang gustong mag-tank. So ikaw talaga ang kailangan mag-tank. So, okay lang yan, guys. Pahabaan na natin pasensya natin kasi kailangan na natin mag-adjust. Kasi minsan yung kasama natin, losing streak na gano'n. So, minsan bobo kasi yung kasama nila sa rank na MM, kaya gusto nilang mag-MM din. Para at least mabawi nila yung natalo nila. So, adjust na lang tayo, guys, bilang isang player. So, galingan na lang natin mag-tank. So, support natin lagi yung ating MM. Yung kasama natin, kailangan dapat siguraduhin mong hindi sila mamamatay. So, kung kailangan pasukin yung tore, pasukin mo. Huwag ka mag-alinlangan.
Kung alam mong masakit na yung kasama mo, okay lang yun. Pasukin mo na lang na pasukin. Pero kailangan din, minsan, tactical, di ba? Yung sinasabi nilang practical din. Kasi hindi pwedeng pasok ka lang ng pasok tulad nung ginawa ko kanina. Pumasok lang ako ng tore, wala akong kasama sa likod, hindi, nagmukha akong tanga doon, namatay ako. So yun nga, kailangan kunin mo yung mga agro tulad niyan. Dapat lahat na mga attack sa'yo dapat kasi yung MM niyan, sobrang lambot niyan guys. So kailangan pag nagtank ka, ikaw dapat yung nakikita nila hindi yung MM. Kasi yung MM damage lang yan. So, ganun lang yun, guys, kadali, guys. So, ayan na. Victory na. At saka, kung tank user ka, guys, ay mag-iwan ka ng inyong like and mag-subscribe na rin kayo sa channel kasi kayo talaga yung tunay na bida sa kwentong ito. So, sa mga tank users dyan, saludo talaga ako sa inyo, mga Lodi. So, see you in the next video, guys.